magaganap ang malaking digmaan sa pagitan natin mga taong lobo at mga vampira. Lalo-lalo na ang pagkatao at ang kinaroroonan na itinakda ng mga vampira. Makakatulong niyo sa paggawa noon si Miss Lia Ortega. Hindi mo dapat hinayaan na tanggapin nila si Lia. Ginawa ko ang lahat para baguhin ang isipan nila. Pero maski ako, hindi ko makakaila ang kapangyarihan ni Lia. Tagal ko inimagine sa utak ko na sana yung maging tulad sa akin ang mga kalaan. Espesyal, malakas, matapang. Pero nung nandiyan niya, ang ibig na sinisip ko. Turo mo sa akin kung sino yung mga sundalong ni Ayaw sa'yo. Hihirapan na yung isipin ko. Anong alam mo tungkol sa mga vampira? Alam ko parang normal na sugat lang yun eh. Kapag gumagaling, nawawala. Pero hindi ka naman pwedeng maging vampira kaagad no? Dahil sa kagat lang. Halos uubusin ng vampira ang dugo mo para sabihin na kamatayan ka. Pagkatapos nun, papainumin ka ng dugo ng vampira. Salamat. Anak, kailangan mo inom ng dugo ng tao. Wala ka ng lakas. Ayoko, Tay. Saan kayo pupunta? Mga kasama, may masama akong balita. Si Tom patay na. Namatay si Tom dahil sa pagtatanggol niya sa anak ko sa di inaasahang pag-atake ng mga taong lobo. Sinong pumatay sa kanya, Samantha? Hindi ko nakilala. Isang sundalong lobo. Huwag nating hayaang mabaliwala ang pagkamatay ng isa sa pinakatapat at masugid nating kasamahan. Gamitin natin ang mga galit natin laban sa pakikipagdigma sa mga taong lobo. Uubusin natin sila lahat! Handa kayong lahat. Sabihan ng iba. Susubog tayo mamayang gabi. Inilabas na ni Lia ang gabay sa bahay ng mga waya. Papunta na sila ngayon sa bahay ng taong si Mateo. Ngayon ang oras para tayo ay umatake. Ako, Jetro, matutuwa si Olive na bibisita ka ngayon dito. Pero hindi tayo pwede magtagal dito, ha? Hindi kaligtas dito. Sige, Talia. Yung mga nakikita niyo sa TV tungkol sa mga serial killers, hindi yung totoo. Ang totoong gumagawa ng mga pagpatay ay ang mga vampira. Alam ko dahil muntikan na nila akong maging biktima. Lakasin mo tiyata ang pitura ang pamangkin mo, Dara. Maniwala kayo sa akin. Nung una, natakot din ako. Pero na-realize ko na kailangan natin gumalaw. Hintayin na lang ba natin na atakihin din nila tayo? Di dapat! Kailangan natin protektahan natin mga sarili. Oo nga! May sinisip ito na. Kung di ko lang matanda, papatulang ko yun eh. Tama si Olive. Kailangan natin lumaban. Teka, ano nga ba natin gagawin niyo? May mga magtatanod kada oras sa lugar natin para may nakabantay lagi laban sa mga vampira. Kuya Mate, Pietro! Ay! Nakatumatong tumatong. Nakakita ko lang ng lalaki. Anak, mas maganda kung dito kaya lang para makapagpahinga ka. Sam? Ayaw mo ba akong maiwan dito? Okay lang ako. May iwan naman na ibang kasamahan natin. Anak, alam ko nagluluksa ka para kay Tom. Pero hindi ito ang panahon para sa mga luha mo. Oras to para sa paghihigante. Kami na ang bahala dito, Pinuno Magnus.
Dahan-dahan. Carter, magbantay ka sa labas. Dahan-dahan. Ay. May ka lang. May ka lang. Aray! Para saan yun? Eh, hindi ka kasi marunong mag-alala sa future girlfriend mo. Ngayon mo na nga lang ako binisita. Hindi mo pa nire-reply yung mga text ko. Pasensya ka na. Busy lang kasi ako eh. Marami akong ginagawa eh. School? Ako nga, ilang araw na akong di nakapasok eh. Oo, sa school. Hindi pa rin yun excuse, no? Uy. Sorry na. Uy. Sorry na. Sorry na, huwag ka na magtampo. Please. 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 Huwag ka na magtampo. Sige na. Bakit? Bakit wala akong makita? Ito ka lang pala. Sigurado ka lang bang okay ka lang? Nakapatahimik ka. Hindi naman ba totoo kung sa pagsusundalo ko? Alam ko na lagi ka mag-aalala para sa akin. Mababawasan yung oras din natin para sa set isa. Pero, iniintindihan mo naman, di ba, kung ba't kailangan ko ito gawin? Na-responsibilidad ko to sa mga kalahi ko. Bakit mo sinabi na wala kang makita? Nung inuwakan kita, biglang nagdilim yung paningin ko eh. Biglang wala akong makita. Olive, may sakit ka ba? Hindi ka kahit kailan. Hindi akong papalagay sa ginagawang pagkipaglaban. Pero naiintindihan ko. Kaya wala kang problema sa akin tungkol doon. Para sa akin yung laging malayo sa'yo. Pero wala eh. Ito yung sakripisyo na kailangan kong gawin. Kailangan natin gawin. Hindi mo pa rin suot yung kwintas? Sa bahay. Mamaya, suotin ko. Juan Mateo. Mateo, please. Sumugod ka. Anong ginagawa mo sa mata? It's none of your business. May pakialam ako. Kung tinatawagan mo yung taong si Mateo, para warningan siya sa pagdating ng ating mga kalahe. Ano sinasabi mo? Ba't ko gagawin yun? Bitawan niyo ako! Ano yung sabihin nito? Pinilin ka sa amin ng iyo, ma. At ang sabi niya, dalawang araw ka na daw hindi umiinom ng dugo. So malamang mahina ka. Mas magiging madali para sa amin ito. Sa wakas, napatunayan ko na rin na taksil ka sa ating mga lahi, Samantha. Pagbabayaran mo paghuhutas na ito, Samantha.
Olive. Olive. Olive, ba't ayaw mo ko sagutin? Kulong na yan! Sisisira niyo ito pagkakalaman ni tatay! Tignan natin kung sinong papanigan ng pinuno. Taksil! Nila, dali na yan! Nabuhin na tayo bago pa madami yung mga tao dito. Vinson, mantayan mo sila Dara dito. Tatawagan ko na si Dad. Lia, talaga bang may susugod ng mga bampira dito? Sa kahit anong mangyari, wag na wag niyong bubuksan yung mga pintuan sa kabintana, ha? Naiintindihan niyo? Sasama ako sa'yo. Ay, hindi. So, sumama ka muna dito kay Vinson. Patayin mo sila, Olive. Walang magtatanggol sa kanila kung sakasakal lumiretso dito yung mga vampira. Sige na. Kailangan na rin na yung umalis eh. Hindi na pwede maabutan sa Jethro dito. Sigurado siya rin yung isa sa mga pake ng vampira. Mag-iingat kayo. Sandali. Ikaw mag-ingat, ha? Sige na. Ingat kayo. Sigurado ka ba, Baldon, na may mga vampira dito? Baka naman magmukha tayong tanga na rumuronda dito. Ano namang sinasabi mo, sinungaling yung pamangkin ko? Hindi naman sa pagsisinungaling, no? Pero alam naman natin na may pagkakurungkong yun si Olive, di ba? Loko to, ah. Matapang ka, bata. Sasabihin mo sa akin kung saan dinala ng mga lobo si Jethro. Kaya ni Lee ang sarili niya. Huwag ka mag-alala. Dapat sumama ako sa kanila eh. Saan ka pupunta? Kailangan ko silang sundan. Kailangan kong malaman kung ligtas sila. Narinig mo ang sinabi ni Lia. Hindi mo naiintindihan eh! Pito ka lang sa loob! Pito ka lang sa loob! Hoy! Busan mo ito! Pupunta dito sila, Dad. Sasalubungan nila tayo. Vampira!
Chetro, huwag kang bababa, ah. Dito si Jethro. Unahin niyo ang kasama. Mas kakayanin natin ay tinakdang lobo pa mag-isa na lang siya. Hindi mo harapin ang kayang tumapat sa'yo, Lee Ortega. Lalong-lalo noong gabing pinatay namin siya. Kami ang lumusob sa inyo noong gabing yon. Kami ang pumatay sa nanay mo. Daon-taon kami nagtatago na parang mga daga na hindi namin pwede ipakita kung ano kami. Tapos na kami sa paghihintay. Ipaglalaban na namin ang kalayaan namin! Kasalanan ko to, eh. Kung siya dapat pinotektahan. Sir, ano ko bang sinasabi niyo? Paano mo nalang parto ng mga vampira? Sino nagsabi sa'yo? Si Ate Sam po. Tinext niya ako. Naalala mo ba ang gabing yun, Leah? Naalala mo ba kung paano namin pinatay ang nanay mo? Tumahimik ka! Sa tingin mo, kaya mo ako? Isa ako sa pinakamatanda sa lahi namin. Ang ibig sabihin nun, isa ako sa pinakamalakas at mabilis. Pinatay ko ang nanay mo, kaya kaya din kitang patayin, itinakda. Hindi na namin sinabi lang kasi bakbakan ang utak namin.
Bakbakan sabihin nyo, takbuhan! Nagtatatakbo kayo, nakitaan sila! Pinabayaan nyo magsaharapin yung mga vampira, vampira, yung mga duwag! Hindi naman, di ba? Duwag to, may stick-stick mga duwag na ba kayo? Wow, tapang mo naman. Hinarap mo silang mag-isa? Oo naman. Tawag lang nila dito sa mga... So, sigurado ba kayo na vampira na kita nyo? O sigurado nga po kami. Baka naman mga lasing kayo. Sir naman! Aboy? Wala, di ba? Fresh na fresh. Wala to. Tugin ko nun. Miriam. Si Leah. Mateo, nandun siya. Alam na nilang parating tayo. Bago pa man tayo dumating, nakapaghanda na sila umalis. At nakatawag na sa mga kasamahan nila. Tama! Kasi may nag-traitor sa lahi natin. Sino, Arturo? Si Samantha, pinunong Magnus.